What's up guys, sa araw na ito gagawa ako ng video para sa mga beginners na mahilig sa photo video editing pero hindi pa alam kung paano mag animate. So kung ikaw isa ka sa sinasabi ko at mahilig ka sa mga ganong tricks, tara, sundan niyo ako. So ngayon guys, andito na ako sa application na ginagamit ko sa pag-edit, which is KineMaster. Buksan na natin. Pindutin lang natin yung may plus sign sa bandang kaliwa. Tapos yung aspect ratio na 16:9. Kukuha lang tayo ng background. Yan. Puti ang ginagamit kong background. I-check mo lang yung nasa taas. Yan. Kung mapapansin nyo, may kulay pula at saka puti sa bandang baba. Yan ang timeline. Diyan mo malalaman kung gaano kahaba yung video na gagawin mo. Yan. Yung kulay puti, diyan mo malalaman kung gaano kahaba yung background na ginawa mo. At ito namang pula, ito yung kung gaano kahaba yung nagawa mo na o na-edit mo. Ito yung final na haba ng video na ini-edit mo. So kung napapansin mong kulay dilaw ang clip. Lahat po ng object na yung clip na nakakulay dilaw, malaya mo siyang galawin kahit saan. Kahit saan mo ilipat-lipat. Pindutin mo lang yung one check. Yan. Sa taas, bandang kanan. Ngayon, kukuha na tayo ng sample image para sa ating gagawing animation. Pindutin nyo lang yung layer tapos yung media. Hanap lang tayo ng sample. Yan, ito. Ito yung gagawin kong sample. Kung napapansin mo nyo guys, yung bula meron parang crooked line. Yan po ang tinatawag na crop marquee. At meron siyang dalawang tools. Yung sa taas, ito yung rotation. Ayan, pwede mo siyang i-rotate. Tapos yung nasa baba, ito yung zoom in, zoom out. Yan. Kung gusto niyo naman siyang ilipat, pindutin mo lang yung gitna. Ayan. Ayan. Oh, ganyan. So kung napapansin niyo na
yung clip ng bula ay nagdilaw. Ibig sabihin yan, malaya mo siyang galawin. Yan. So ngayon guys, pindutin mo na lang yung check na sa bandang taas sa kanan. Ay i-adjust muna natin. Yan. Ngayon guys, sa pag-apply ng animation, may tatlong paraan. Una, yung in animation. Ito yun. Dito makapamili ka ng mga galaw na kung saan. Meron diyang iba't ibang ano klase. Ayan. Halimbawa ito. Pindutin natin daw. Ayan. At meron siyang speed. Yan. Mapapansin nyo. Yan ang unang paraan sa pag-animate. Ngayon, yung pangalawa ay ito. Yung overall animation. Ganun din, may mapipili kang mga iba't ibang klaseng galaw. Pero ang kaibahan lang nito doon sa una ay wala siyang speed. Yan. Kung makikita mo. Kung mapapansin nyo, wala siyang speed. Tanggalin lang natin yung ano. Tapos yung pangatlo. Ito ang pinaka-interesting. Kasi ikaw na mismo ang gagawa ng galaw o motion. Yan. Ito yung keyframe. Makakapili ka kung ano bang klaseng galaw ang gusto mo. Pag ganun ba? Ulito. Yan, ganyan. Kahit na anong galaw na ikaw mismo ang gagawa. Yung naunang dalawa kasi, ano na yun eh. Mga pre-installed animation tools. Ito, hinayaan ka lang ng developer na makagawa ka ng sarili mong animation. Ito yung icon ng keyframe nasa bandang kaliwa. So ngayon, umpisahan na natin. Pindutin lang natin yung key icon. Yan. Ay, tika muna. Tanggalin ko muna yung ano, yung background ng bula. Kasi may background na puti yan eh. Pindutin nyo lang itong kulay, parang kulay orange. Palitan natin ng kulay puti. Yan. Sa pagtanggal ng background, kailangan kung ano ang kulay ng background. Ganun din ang ipiliin nyo para matanggal siya. So ngayon, i-adjust lang natin para matanggal natin yung bula. Yan. Yan. Okay na siya. Yan. Kailangan i-enable nyo to. Yan. Para mag ano siya. Magiging epektibo yung ano, yung pagtanggal natin ng background. Tapos i-check nyo lang yung
nasa bandang taas sa kanan. Yan. So ngayon guys, pwede na natin siyang galawin. Ay apply yan ng animation. Pindutin nyo lang yung clip ng bola. Tapos yung key icon nasa bandang kaliwa. Ayan. Kung napapansin nyo, may mga lumalabas na sign at saka yung nasa bandang baba at saka nag-iba yung kulay ng clip. Pagka nag-iba yung ng kulay yung clip na kulay pula, ibig sabihin na yan, ready na siya sa animation. At itong kulay puti na bilog na maliit na sa unahan ng clip ng bula, yan yung paunang keyframe. Tapos yung positive naman, pwede mo nang galawin yung bula. At ito namang arrow na pakaliwa, kasama na rin siya sa pag ano, sa pagpapagalaw. Parang ibig sabihin, pwede mo na siyang applyan, pasukan ng motion. So ngayon guys, galawin natin yung bula para makagawa tayo ng bagong keyframe o pangalawang keyframe. Tandaan nyo lang guys, yung unang keyframe at saka pangalawang keyframe na gagawin natin, magdidepende doon kung gaano siya kabilis. Pag malayo siya sa unang keyframe, ibig sabihin mas mabagal siya. Pagka malapit naman, mas mabilis. So ngayon ang gagawin natin, mas malapit siya. Yan. Dito nyo lang itatapat sa may vertical line kung gagawa ka ng panibagong keyframe. Yan. Yan. Kung napapansin nyo, nagni-negative. Ibig sabihin, pwede na natin siyang ihinto at hilain na natin yung clip. Ready na yung clip na hilain siya pagka naka-negative. Pero pipili lang kayo kung saan nyo gusto. Napwisto, ayan. Ito yung gusto ko. At napapansin nyo yung pangalawang keyframe. Yan. Yung agwat niya sa unang keyframe, ibig sabihin yan, medyo may kabilisan siya. So subukan natin. Kita niyo, medyo mabilis. Ngayon gagawa tayo ng pangatlong keyframe. Ito yung una, yung pangalawa. Tapos gagawa tayo ng keyframe na mas malayo para makita nyo na mabagal talaga siya. So ayan, nakapwisto na yung vertical line sa malayo. Ngayon pindutin natin yung keyframe o key icon. Ayan. Tapos ilagay nyo lang siya kung kahit saan. Kahit dyan, ganyan. Ganyan. Tapos subukan natin, papakita ko sa inyo kung mabagal ba talaga. Ayan. Makita nyo, mabagal siya kahit na malapit. Malapit ko lang siya nilipat dun sa pangalawa. Ayan. So ngayon guys,
gagawa tayo ng pang-apat na keyframe. Meron na tayong isa. Meron na tayong isa, dalawa, tatlo, yan. Kung napapansin nyo yung maliit na puti na may kulay pula sa gitna, yan. At gagawa tayo ng pang-apat. Ngayon, yung pang-apat, ilapit lang natin siya sa pang-tatlong keyframe. Yan. Yan. Basta ang paggawa ng keyframe, guys, i-ano mo lang sa akwan. Doon mo mapapansin doon sa vertical line na yan, kung nakikita nyo. Tapos pindutin nyo yung key icon, yan. Pag ginalaw mo yung bola, saka pa lalabas yung keyframe. Yan, galawin na natin. Gagawa na tayo ng kwan. Napapansin nyo, guys, yan. Lumabas na yung pang-apat na keyframe. Ayan. Magkatabi sila sa pangatlong keyframe. So, ngayon, guys, subukan na natin. Mapapansin mo, mas mabilis siya ngayon. Yung dulo, mas mabilis siya. So, ganun lang, guys, pag-animate. Ang tandaan nyo lang, pagka-positive, malaya siyang makakagalaw. O, pwede mo nang galawin yung bola. Pagka negative o parang subtract sign, hilain mo na yung clip. So ngayon, i-combine natin siya sa isa iba pang animation, yung in animation. Yan, pipili lang tayo ng animation na gusto natin. Halimbawa ito, yan, ito yung bilis niya, kung gaano siya kabilis. Yan, subukan natin. Hindi kasi siya makakuan eh. Tapos yung pangalawa. Ito. Subukan natin yung yan. Yan. Yung kanina kasi hindi malata. Kasi nagpa-pop up lang siya. Ito. Malinaw kasi parang naka-ring siya. So yun lang, guys. At sana makuha nyo yung pinapakita ko sa inyo ngayon.